Hello guys! Welcome back to my channel. My name is Jonna for those who are new here. And for today's video, ang pag-uusapan naman natin ay paano mo malalaman na siya na nga ba ang soulmate mo? This video guys might be not relevant to long distance relationship, pero sa paghahanap ng magiging ka-partner ng ka-LDR, lalo na kung nasa long distance relationship ka, ay magiging guidance mo ito kung siya na nga ba ang soulmate mo. Kasi napaka-importante guys na mag-settle down ka with someone na soulmate mo. Yes, napakahirap maghanap ng soulmate guys kasi nag-iisa lang po yan sa buong mundo. Kaya nga binigyan tayo ng time na maging single para yan yung time na piliin natin kung siya na nga ba yung soulmate natin. So hanggat single kayo, hanggat may chance kayo na pumili kung siya na nga ba yung soulmate nyo, ay take your time as you can. Huwag kayong magmadali sa pag-aasawa o sa pag-settle down kasi lahat po tayo ay may nakalaan sa isa't isa. Yun nga lang, hindi natin alam kung kailan ito darating o kailan natin ito matatagpuan. Kaya nga, napakahalaga guys na huwag niyong madaliin yung single life niyo na maputol ito. Kasi yan yung time, yan yung chance niyo na makita yung soulmate niyo. Kasi kung minsan kasi guys, yung soulmate ay dumarating late na, pero at least kahit late na, kahit nasa huling hantungan na kayo ng panahon nyo, ay masaya ka kasi natagpuan mo siya. By the way guys, maisishare akong based on my own understanding what soulmate is. Ito ay nakabase sa Biblia about kay Adan at Eva na kung sino yung nakapagbasa ng Biblia ay mababasa nyo doon na tayong mga babae ay hinugot sa tadyang ng mga lalaki. That's how I understand na because of that bond ay nagkaroon ng tinatawag na soulmate. Kaya nga nandun na lahat ng signs na ito na ibibigay ko sa inyo, ang rason kung bakit nararamdaman nyo, nakikita nyo sa kapartner nyo, yung mga ganitong connection, yung mga ganitong feelings, yung mga ganitong vision, is because of that bond. Kasi nga, mag-soulmate kayo. Kaya ko nga rin nasabi na nag-iisa lang yung soulmate natin. Kasi like for example, kung hinugot ka sa tadyang ng lalaki, kaninong tadyang ka hinugot? So yun yung nagmamay-ari sa'yo. Hindi ka pwedeng hugutin sa maraming tadyang. So for sure, hinugot ka sa nag-iisang tadyang lang, which is yun yung magiging soulmate mo. Nahintayin mo guys kung kailan mo ito matagpuan o kaya darating sa'yo kasi for sure yung destiny nating tinatawag ang gagawa ng paraan para magkatagpo kayo. Kaya papasok na naman tayo doon sa sitwasyon na huwag kang maghabol at huwag mong ipilit yung sarili mo kung saan yung sitwasyon na mismo ang bumabalakid para hindi kayo magkatuluyan ng ka-LDR mo. Kasi for sure, hindi yan ang taong para sa'yo o kaya ikaw ay hindi ang taong tama para sa kanya. So para mas maintindihan nyo ng mabuti, let's proceed to that. But before that, don't forget to hit this subscribe button below at huwag nyo rin kalimutan guys na itap yung bell button natin so you will be notified to all of my upcoming videos. At kung malaking tulong itong video na ito sa inyo o kaya makakapagbigay liwanag sa isip nyo, huwag nyo kalimutan guys na bigyan ako ng like sa baba and I will really appreciate it. Now get ready your favorite drink, grab your chichirya para maging pulutan habang nanonood kasi 17 signs itong ibibigay ko sa inyo. So medyo mahaba-habang usapan to. Kaya while watching my video, enjoy your chichirya o kaya your drinks and now let's start to our sign number 1. Pusa mo siyang mararamdaman na siya na. Hindi mo alam guys na kahit hindi siya gwapo, hindi siya yung pinapangarap mo, basta alam mo na kusa mo lang maiisip na I think he is the one. I think he is the right one. Kusa mo yung mararamdaman sa sarili mo. Gayong
Kung minsan kasi guys, yung soulmate ay hindi yung pinapangarap mo at hindi yung ideal na nasa isip mo. Pero sa kabila ng mga hindi mo pinapangarap sa lalaki guys, ay basta mo na lang maiisip o kusa mong mararamdaman na I think he is the one. I think he is the right one for me. It's a mysterious spiritual power guys na nagsasabi sa loob mo na siya na sa kabila ng hindi siya yung pinapangarap mo, hindi siya yung ideal na dinodrawing ng isip mo, pero tanggap mo. Tanggap mo ng buong buo yung pagkatao niya, pati na sitwasyon niya. Kumbaga, hindi mo alam, basta lang tanggap mo ang lahat sa kanya, tanggap mo siya sa kabila ng hindi siya ang pinapangarap mo. Now, sign number 2, nagkatagpo na kayo noon nang hindi mo alam. Kung minsan itong sign na to guys ay nagwo-work to some couples but sometimes also ay hindi siya nakikita to some couples. Especially like mine. Kasi as foreigner nga yung husband ko ay paano ko mako-cross path yung husband ko gayong nasa Pilipinas ako at nasa Russia siya. This sign usually works kung kapwa lahi guys. Like for example, Filipina ka tapos yung kapartner mo ay Filipino. So, may posibilidad talaga na nagkita na kayo one time to somewhere before nang hindi nyo lang alam. Hindi niya alam at hindi mo rin alam. Pero kaya nga 17 signs to guys kasi kung hindi ito nag-exist sa marriage life nyo, sa relationship nyo, pero ramdam mo na siya na yung soulmate mo, ay huwag kang mag-alala kasi nga, kaya nga 17 signs kasi kahit mawala mo itong sign number 2 kasi wala nga to sa relationship nyo, it doesn't matter po yan. Now let's go to our tip number 3. Mararamdaman mo na parang umaayon sa inyo ang oras, pagkakataon, panahon, swerte, and everything. Mararamdaman mo guys na lahat ng ginagawa nyo, lahat ng ginagawa mo sa kanya at ginagawa niya sa iyo ay umaayon sa inyo para magkasama kayo o magkatagpo kayo. Perfect for example nit is my long distance relationship with my husband before. Na yung tipong napaka-smooth lahat ng pagpa-process ko guys, although it was my first time to go out from the country, wala akong naging problema kasi parang carpet na nakalatag ang lahat-lahat. Niwala akong kuskus balungos na naranasan. And that's one thing of the reason that I thought that my husband is really my soulmate. Now let's go to our sign number 4, which is pagkasama mo siya ay payapa ang lahat. Na yung tipong parang sulo nyo ang mundo. Na yung tipong nakahiga lang kayong dalawa nanonood ng movie, ay mararamdaman mo na parang sulo nyo ang mundo. Nandun na pagkasama mo siya ay parang blanco lang yung isip mo, hindi ka nag-iisip ng problema, masaya ka lang kasi nakikita mo siya. Payapa yung pakiramdam mo kasi nandyan siya sa harap mo at nakikita mo siya, kasama mo siya. Sign number 5, yung tipong naririnig mo yung iniisip niya. Yung tipong tinitingnan ka pa lang niya pero naiintindihan mo na kung ano yung ibig niyang iparating sa'yo. Yan yung tinatawag na spiritual connection guys. Kaya ganoon yung nararamdaman nyo sa isa't isa. Na yung kahit hindi nyo sabihin verbally yung gusto nyong sabihin sa isa't isa, ay tinginan pa lang nagkakaintindihan na kayo. Now let's go to our sign number 6. Mararamdaman mo kahit anong nararamdaman niya. Kung masaya siya, masaya ka rin. Kung nasasaktan siya, nasasaktan ka rin. Kung naliligalig yung pakiramdam niya, ganoon din ang pakiramdam mo. Kung natatakot siya, nararamdaman mo rin yung takot niya. Kung mabigat yung loob niya, like for example, may problema siya na kinikimkim niya lang sa sarili niya, ay kusa mong mararamdaman na may problema siya. Kasi nga, spiritually bonded kayong dalawa. So kahit anong mararamdaman niya, ay mararamdaman mo rin. Now sign number 7. Tanggap niyo ang anumang negative or positive side ninyong dalawa. So halimbawa guys, yung positive side mo ay madalas kang nag-smile, friendly ka. So for me, it's a positive side, yung pagiging friendly. Yun nga, kung hindi mo soulmate, yung nakatagpo mo ay magsiselos siya at pagbabawalan kang ngumiti sa iba.
Pero kung soulmate mo yan, tanggap niya yung side mo na yan. And for example of negative side, yung malakas kang lumamon, malakas kang kumain, malakas kang humalakhak, yung sa tingin mo ay negative side sa'yo guys, ay tanggap rin yan ng soulmate mo nang walang pag-aalinlangan. At ganun ka rin, na kung ano man yung negative and positive sa tingin ng iba, man negative man yan or positive, sa'yo ay tanggap mo yung lahat. Now let's go to our sign number 8. Pareho kayo ng goal in life, pareho kayo ng plano, pareho kayo ng hinahangad sa buhay. Magkaiba man yung ideya nyo kung paano nyo ito marating o makuha itong goal na ito, ay pareho kayo ng hinahangad in the end na sana ang maging resulta ay maging matagumpay. So like for example, you are a business-minded person. Ngayon gusto mong magka-negosyo. And for you, it's your goal and it's your dream. And for him guys, susuportahan ka niya kasi makikita niya yung goal mo na makakabuti sa inyo at yun din yung hinahangad niya. So sa kahit anong paraan pa man kung paano nyo ito makamit, di baling magkaiba kayo ng idea, as long as ang resulta ay makakamit nyo yung goal nyo o yung dream nyo o yung hinahangad nyo na dalawa. So isa sa mga perfect sample for it guys ay yung magsusuportahan kayo kasi nga iisa yung goal nyo. So kung sa tingin niya ay mas madali yung way mo, ay susuportahan ka niyan. Ngayon ikaw naman kung sa tingin mo ay madali yung way niya at mas posible yung way niya, ay susuporta ka sa kanya. So walang away na mangyayari kasi iisa yung goal nyo. Iisa yung hinahangad nyo. Now sign number 9. Open kayo sa kahit anong usapan. Hindi gaya ng nakikita natin sa Korea novela guys, sa K-dramas na sobrang napakaraming tinatago, sobrang napakaraming pasikot-sikot para mapataas lang yung series. Hindi po ganyan ang buhay ng mag-soulmates. Ang buhay ng mag-soulmates ay malaya silang nakakapag-open ng kahit anong ideya o kahit anong paksa na nasa isip nila. Hindi sila matatakot na i-open ito sa partner nila kasi wala sa isip nila yon na madi-disappoint nila yung partner nila kasi alam nila na maiintindihan sila ng partner nila kasi nga siya yung soulmate mo. Hindi ka matatakot mag-open up ng kahit anong topic kasi matatantsa mo siya kung ano yung magiging reaction niya kasi nga kaya mo siyang basahin. With your spiritual bond ay magagawa mo yan guys. Yun ay kung matatagpuan mo yung soulmate mo. Now sign number 10. Nire-respeto nyo ang isa't isa. Privacy, interest, hilig o personal na gawain. Halimbawa, may birthday party yung kaibigan ng asawa mo and all boys lang yung nandoon. Siyempre, alam mo, ipipilit mo yung sarili mo kung all boys lang yung nandoon. Respetuhin mo yun, so let him go. Let him to take part with that party without you. At wala yun sa'yo guys, hindi ka magtatampo at hindi rin bibigat ang loob mo kasi totally naiintindihan mo siya kasi nire-respeto mo siya. Isa pang example nito, nakahiligan niyang mag-smoke, manigarilyo. That will be not the reason for your fight kasi nga nire-respeto mo yung pagkatao niya at part yun ng pagkatao niya. Now let's go to our tip number 11 which is hindi ka magiging selosa. Hindi ka magiging selosa guys kasi alam mo na ikaw lang. Kusa mong mararamdaman na ikaw lang yung babae sa buhay ng asawa mo, unang partner mo. Kasi nga nandun na nababasa mo yung galaw niya, nararamdaman mo yung nararamdaman niya. So bakit ka magsiselos gayong ramdam mo na secure ka sa kanya kasi ikaw lang yung nag-iisa sa buhay niya. Now to our sign number 12. Nire-respeto nyo ang isa't isa pagdating sa inyong pagkakaiba at opinion. Kasi bilang babae at bilang lalaki guys at bilang magkaibang tao, nandun talaga na hindi maiwasang magkaiba yung opinion nyo. Hindi magkapareho. Pero hindi yan magiging hudyat ng away nyo kasi
nirerespeto nyo kapwa yung opinion nyo sa isa't isa. At naiintindihan nyo rin yung isa't isa sa pagkakaiba nyo ng pananaw sa buhay, ideya, and everything. So, kung ganyan na nandoon yung respeto na kapagitan sa inyong dalawa all the time, na nag-uusap kayo, nagpaplano kayo, ay walang magiging away. Kasi kapwa nyo nire-respeto yung opinion nyo at mismo yung pagkakaiba nyo sa isa't isa. Now is our sign number 13. Hindi kayo nagsisigawan, nagmumurahan, nagsasakitan, at higit sa lahat ay hindi kayo nagbabanggit ng hiwalayan. Kasi kung ganyan guys, na nire-respeto nyo yung isa't isa, walang away na mangyayari sa inyo. At yung pagsisigawan, pagmumurahan, pagsasakitan sa isa't isa, for sure ay mag-prevent nyo yan kung kapwa nyo nire-respeto yung isa't isa. So, kahit yung pagbanggit ng hiwalayan, alam nyo sa isa't isa kung ano yung nararamdaman ng isa, kaya hindi nyo babanggitin yan. Kasi alam naman natin, pag nasa relationship tayo o pag mag-asawa na kayo, ay masakit sa kapartner natin na hihiwalayan natin siya, nababalakan natin siyang hiwalayan o kaya tatakutin natin siyang hiwalayan. So, kung alam mo na masakit sa part niya yun, ay mararamdaman mo rin yun na masasaktan siya. Kaya hindi mo gagawin. Ikaw mismo ang hindi gagawa kasi alam mong masasaktan siya. At kung masasaktan siya, ay masasaktan ka rin kasi nasasaktan siya. And to our sign number 14 is nagpaparaya ka hindi dahil takot ka sa kanya, kundi para maging masaya siya. At hindi lang ikaw, kundi ganoon din siya sa'yo. So walang magiging away. Kasi nagpaparaya kayo sa isa't isa. So like for example, nag-uusap kayo at hindi nagtatagpo yung ideya o opinion nyo sa isa't isa. So para hindi kanya masaktan, aayon na lang siya sa ideya mo. Pero hindi ibig sabihin guys na nag-agree siya sa'yo, kundi aayon siya sa'yo kasi ayaw kanyang masaktan. At ganoon ka rin sa kanya. Na dahil ayaw mo siyang masaktan, kung ano man yung opinion niya, ay pagbibigyan mo siya, magpaparaya ka kasi ayaw mo siyang masaktan. So kahit hindi ka agree doon sa ideya o sa opinion niya, ay magpaparaya ka, aayon ka sa kanya kasi nga for the reason na ayaw mo siyang masaktan. Gusto mo siyang maging masaya. Now let's go to our sign number 15. Walang pride na nakapagitan sa inyong dalawa. Every time, anytime, everywhere, anywhere, nasaktan nyo yung partner nyo o kaya sa tingin niya ay nasaktan ka niya, ay willing kayong dalawang mag-apologize, na mag-sorry sa isa't isa. At since walang pride sa inyong dalawa na nakapagitan, every time na magsusorry yung isa, ay on that spot, i-accept mo yung pagsusorry niya. At ganun ka rin sa kanya. Kung sakaling nagkamali ka sa kanya, kung hihingi ka ng sorry, ay i-accept niya yan kaagad. Kasi ayaw kanyang masaktan. At ganoon din siya sa'yo, na pag nagkamali siya sa'yo, every time na sinusuyo ka niya at magsusorry siya, ay hindi mo pa iiralin yung pride mo. Ikaw mismo ang bababa sa pride mo at i-accept mo yung pagsusorry niya para magkabati kayong dalawa. Now to our sign number 16 guys, you will get this idea na mamatay ka man at mabuhay mang muli, ay siya pa rin ang gugustuhin mong makasama in your next lifetime. Hindi katulad ng ibang couple guys na papangarapin pa ng asawa na mamatay na yung asawang lalaki nila para makapag-asawa ng iba. Hindi po ganoon. Kung mag-soulmate kayo, ay parang kulang pa sa inyo yung lifetime nyo ngayon. Kaya nanaisin nyo na kung mamatay man kayo, in your next lifetime, pag mabubuhay kayo, ay siya pa rin yung gugustuhin nyo makasama, mapakasalan, maging jowa, and everything. And now to our last sign guys, which is number 17. Pinupunan nyo ang bawat pagkukulang ng isa't isa. O bawat kulang ng isa't isa.
So like for example, ikaw babae ay lumaki ka sa medyo maalwan na buhay at hindi ka marunong magluto. Pero yung kapartner mo, marunong siyang magluto. And since siya ang marunong magluto, pupunan niya yung pagkukulang na yun sa'yo nang walang sakit o bigat ng loob niya. At ganoon ka rin, kung ano man sa tingin mo ay kulang sa kanya, ay ikaw yung magpupuno kung ikaw itong meron sa'yo. So that's all guys, I know that it looks like it's not real, but kung matatagpuan mo lang yung tamang tao para sa'yo, ay totoo po yung lahat. And I am one of the example for it. In fact, nandoon guys na parang hindi mo alam kung reality ba to or fantasy. But you will see it na nandun ka sa sitwasyon that this is your reality. Only it feels like fantasy. Kasi nandun, makikita mo, mararamdaman mo na bakit parang perpekto lahat ang meron kayo. But in fact, you are not dreaming at all. Kasi nandyan ka, ginagawa mo, ginagampanan mo yung araw-araw na gawain mo at ganun din siya nakikita mo yun. So it means you're living in reality. It only feels like fantasy kasi parang nandun na makikita mo yung buhay sa tingin mo ay sa television mo lang nakikita. Na, kasi priyet. Jussie. Kiss mama, babe. Love you. Jus. Nakapantira mong baby. Nandun yung mga pagkakataon na may di pagkakaintindihan man kayong nangyayari, may mga misunderstanding, may mga away man kayo, ay hindi siya ganoon kalaki. Na yung tipong habang nag-aaway nga kayo ay parang nagtatawanan kayo. Na parang nakangiti lang kayo, easy lang sa inyo, nag-aaway na pala kayo. Kasi hindi kayo magkasundo sa isang bagay. At kung darating man kayo doon sa yung tipong nagsasapakan sa puwet, yung tipong binibiro mo siyang sinusuntok sa balikat niya, ay hindi talaga yun masasabing away na nagsasakitan kayo. Kasi nandun na nagpapalitan nga kayo ng maaanghang na salita, pero nagtatawanan kayo, nagngingitian kayo sa nangyayari sa inyo. So, how can you say na away yun? Alam ko na parang mahirap pakinggan yung sinasabi ko guys, but when you found a right person for you, you can feel it yourself. Hindi sa iniinggit ko kayo, pero that's how I felt every day, every time with my husband right now. Actually, hindi po kami perpektong namumuhay. Nandoon na nasushort din kami sa pera, nandoon na nawawalan din kami ng bigas, nandoon na namumroblema rin kami sa meat, and everything guys, yung parang normal din na couple, na pagsasama ng mag-asawa, nararanasan din namin yun. Pero wala yun sa amin. Lahat ng away kami ay hindi mo nga masasabing away talaga. Kasi pag soulmate mo yung tao, nandun na kusa mong ipaparaya yung nararamdaman mo at ganun din siya sa'yo. Kaya kahit anumang misunderstanding nyo, gaya nga ng sabi ko, nag-aaway na pala kayo, pero hindi mo mapapansin yun kasi parang biro lang sa inyong dalawa kahit nagpapalitan na kayo ng maaanghang na salita. So my advice for all women out there, huwag po kayong magmadali, lalo na kung sa isang sitwasyon guys, sa relationship nyo, ang kalaban nyo ay sitwasyon, panahon, pagkakataon, and everything. Kung yan ang nakapagitan sa inyong dalawa, huwag nyong ipilit. Because he might not be the right one for you or you are not the right one for him. Ganun lang po kasimple. Huwag po kayong maghabol kung sa tingin nyo ay parang cold na sa inyo yung ka-LDR nyo o yung ka-partner nyo. Kasi lahat po ng nangyayari o mangyayari ay may rason. All you just need to do is basahin nyo yung sitwasyon kung bakit ito nangyayari sa inyo. Kasi everything has a reason guys. Totoo po yan. Yes, kailangan nating kumilos, kailangan nating gumawa ng effort para matagpuan tayo ng ka-soulmate natin. Pero ang paggawa po ng way ay hindi po ikaw mismo ang gagawa, kundi
yung pagkakataon, yung panahon ang magbibigay sa iyo ng opportunity para mabigyan ka ng daan patungo sa soulmate. So, if you are quite interested on how did I end up with my husband, with my soulmate, for the next video, guys, ay isasalaysay ko sa inyo yung from the bottom of my life experience kung paano ako napunta sa isang lugar at kung paano ko nakuha yung opportunity na ganyan para makatagpo ko yung asawa ko. So that you will understand the full process of what destiny is and what soulmate is. So if you are quite interested for it, kindly put yes on our comment section below, guys. At the same time, maglagay na rin kayo ng suggestion or reaction in our comment section below. And of course, for those who doesn't want to be exposed to our comment section, you can always follow me on my Instagram or connect with me on my FB page, which is makikita nyo yung link sa caption box ko, guys, para diretso na kayo doon sa page ko. And for more LDR tips, huwag nyong kalimutan na i-check out yung description box natin. Maglalagay ako ng mangilang-ilang links dyan. But for complete videos of LDR tips, kindly visit also my playlist kasi lahat ng LDR tips ko, guys, ay nandoon. Hindi ko kasi mailalagay lahat sa description box kasi limited lang yung pwedeng ilagay mo dyan. Kaya kindly visit my playlist na lang po. So that's all, guys. Thank you for watching. Thank you for being with me. See you in my next video. Bye-bye!